Okay, sobrang quick video lang to, analysis video regarding sa chapter 1073, yung nangyaring paghuli ni Admiral Greenbull kay Weevil. Okay, so ito, ano lang natin to, analyze lang natin yung character ni Greenbull ng konti or yung power level ni Greenbull, and kumbaga bigyan natin ng konting justice si Greenbull kasi marami siyang nakuha ng trash talk mula sa ano eh, mula sa mga previous chapters dati. Unang trash talk na nakuha niya is yung nakataka sinasabo, 'di ba? Nakataka sinasabo sa Marijowa. Kasama lang yung mga ibang hindi naman admiral level, hindi naman sobrang significant fighters na part ng revolutionary. Oo, mga commanders sila pero hindi natin sila kayang i-level sa admiral, 'di ba? Then may dalawang admiral doon. So nakataka sila. Medyo trash talk 'yun kay Greenbull. Tsaka kay Fujitora din. Then next is yung medyo nahirapan siya sa kina Momo. Na-damage siya ni Momo, though si Momo parang hindi naman niya master yung devil fruit niya. Tapos parang kaka-laki lang niya, 'di ba? Kaka-grow up lang niya. Technically bata pa rin si Momo inside 'yon. Tapos na medyo na patumba din siya, napahalik siya sa lupa ni Yamato, na siguro close to admiral level o pero hindi naman siya naka-hybrid form noon, 'di ba? Parang lang siya, naggumamit lang siya ng haki, not sure kung gumamit siya ng Conqueror's coating doon, pero sure na gumamit naman siya ng armament doon. Kahit na napahalik pa rin niya yung parang nature form ni Greenbull. Then yung pinakahuling trash talk kay Greenbull na takawa siya na solid disrespect is yung long range Conqueror's haki ni Shanks. Natakot si Greenbull or na-intimidate siya na napahinto siya sa tracks niya para maggawa ng isang yonko yon sa sobrang layo sa isang admiral. Parang proof lang yon ng strength ni Shanks, o parang major strength feat kay Shanks. Pero well, pwede mo ding sabihin yun na ay parang ang hina naman ni Greenbull, na sobrang layo na nga, naapektuhan pa siya ng haki ni Shanks, hindi man lang niya na-resist, di ba? Dapat meron siyang resistance doon, based kasi ganun yun eh, yung Conqueror's haki resistance yun based sa will mo, di ba? Hindi ka tatablan ng Conqueror's haki kung malakas, hindi ka masyadong tatablan ng Conqueror's haki kung malakas din yung will mo. So ba hindi ganun kalakas yung will ni Greenbull. Yun yung mga factors na kailangan isipin, di ba? Talo siya yung long range Conqueror's haki ni Shanks, naapektuhan siya, yun na nakatakas din na sabo, then yun medyo nahirapan siya sa kina Yamato and kina Momo. Yun, so trash talk yung kay Greenbull. Ngayon dito sa latest chapter 1073, parang nabawi niya ng konti yung sarili niya kasi kung di nyo alam, si Weevil, introduction niya sa chapter 802, sinabi mismo ni Kizaru na yung Prime Whitebeard medyo same level, hindi naman medyo, same level of strength sila ng Prime Whitebeard. Para sa akin hindi. Para sa akin hindi. Iba pa rin yung Prime Whitebeard. Kasi for me, Prime Whitebeard is, if not, pinakamalakas na One Piece character all time. If not ha, siguro match sila ni Roger ganun. As of now, kasi in the future, siyempre, si Luffy, magiging pinakamalakas na character of all time, feeling ko. Then, pag napakilala na talaga yung character ni Rox, pag na nagkaroon na tayong backstory, feeling ko siya yung magiging pinakamalakas na character. Pero as of now, sa lahat na nakita ko, Prime Whitebeard yung pinakamalakas para sa akin sa ngayon. Match or lamang siya na konti kay Roger, kasi may solid siyang devil fruit eh. Anyways, feeling ko in terms of strength, yung tinutukoy ni Kizaru doon, so physical strength yung tinutukoy niya, hindi mo ipa-factor in yung devil fruit. Kasi kung may devil fruit Whitebeard, hands down hindi kaya ni tapatan ni Weevil yun. Kasi kung kaya tapatan ni Weevil yung Prime Whitebeard ngayon pa lang na may kasamang devil fruit si Whitebeard, dapat yun ko na siya, di ba? Pero hindi. So feeling ko tinutukoy lang ni Kizaru dun is physical strength. So kung kamatch ng physical strength ni Whitebeard etong si Weevil, tapos natalo siya dito ni nahuli siya ni Admiral Greenbull, kasi yun yung sinabi ni Stassi, and yun din yung nakita natin sa chapter 1073, nahuli si Weevil ni Greenbull. Kung ganun,
ibig sabihin, impressive si Ginbol, di ba? Proof lang yun na malakas siya talaga. And ano talaga siya, capable talaga siyang fighter. Yung problema lang siguro para sa akin, nagkataon lang na may disadvantage siya sa last two fights niya. Siguro yun dun kay Momo. Feeling ko, na-damage siya, oo. Pati ni, ano, ni Yamato. Pero, siguro kung lumahaba pa yung laban na yun, matatalo niya siguro sila. Not sure kay Yamato kasi may hybrid form pa si, may, hybrid form pa si Yamato. And, kung gagamitin ni Yamato yung strength na ginamit niya sa paglaban kay Kaido, hindi tayo sure kung kakayanin ba yon ni Green Bull, knowing na nandun pa yung ibang mga scabbards, di ba? Yun. Pero yung kay, ano, kay Sabo, dun sa Marijoa, ayaw din nila ma-damage kasi Marijoa, yung city ng ano, ng mga world nobles. So, feeling ko, hindi, ano yun, hindi talaga sa kanila favor yung place na yon. Lugi talaga sila dun. Oo. Pero ano lang sa akin, medyo hindi lang ako sang-ayon sa idea na wala silang nahuli ni isang revolutionary commander, or wala silang natalo na sugatan major na parang ano man lang, kahit naputol yung kamay, o alam mo yon, dumuduguman lang umalis, tapos makita mo may aming patch nung nag-meeting yung mga revolutionary leaders after ng ano ng incident sa Marijoa. Wala eh, di ba? Parang wala man silang damage masyado eh. So yun siguro yung ano, yun lang siguro yung hindi parang masyado mare-redeem para sa akin yung sa Marijoa. Pero yung sa ano, yung sa Wano, after ng Wano yung lumusob si Green Bull doon, feeling ko may ano doon, meron pa siyang magagawang mababawi pa niya yung sarili niya. Yung kay Shanks, ewan ko, proof lang yun power ni Shanks, oo, pero dapat pa rin hindi ganun na madali naturog si Green Bull. So dito ano to, parang pinagawa ni Oda is pa hina-hype up niya ulit si Green Bull. Possibly dito ano, bad trip na si Green Bull, tas alam mo yon, ilang beses na akong nagkamali, ilang beses na akong nag-fail, so this time kukulihin ko na talaga tong ano na to. Kukulihin ko na talaga tong si Weevil. Possible ba na si Weevil is ano niya? Hindi niya natalo talaga ng full force. Possible na parang tinakot lang niya na, oh, papatayin ko to, sasaktan ko tong mga tao dito pag hindi ka sumuko, sisirahin ko tong city ni Whitebeard na Sphinx Island pag hindi ka sumuko. Pwedeng ginawa ni Green Bull yun, para sa akin. Magaling na move yun. Pwedeng ginawa ni Green Bull yun. Yung problema lang dito, sinabi ni Stassi, Miss Buckingham Stassi, sinabi niya dito na, ano daw, hindi daw nagpigil si Green Bull. Parang hindi siya nag-pull ng punches. Ibig sabihin, parang nag-all out, semi-all out siya. So, more or less hindi. More or less naglaban sila, natalo si Weevil. Yun. So, okay, proof lang yun ng strength ni Green Bull. Pero overall, yun, gusto ko nagbigyan ng props si Green Bull. Nice na nakakuha siya ng achievement, nakakuha siya ng isang ligaw na ex-warlord. Galing Green Bull, impressive. Pero para sa akin, medyo ano lang, medyo kulang pa. Kulang pa siguro. Siguro isa pang warlord, o kaya at least makabawi siya sa mga revolutionary, may matalo siya sa mga revolutionary, mahuli o ganun. Isa pa din para sa akin, mariredeem na niya. Yun. Overall yun lang. Analysis, impressive strength Green Bull, nakatalo siya ng significant character. And sana next time makita natin siyang lumaban pa. Yun. Sana. Kasi si Kizaru makita natin lalaban. Then baka si Akainu in the future. Sana si Kuzan din. Yun. And si Green Bull. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Humaba. Dapat short lang to. And thank you.